How can a man be right with God? Ito po, mga kapatid, ang pinaka-importanting tanong sa lahat. Bago man lang kayo mamatay, hindi ko kayo tinatakot, pero bago man lang kayo pumanaw, kailangan malaman nyo ang sagot, paano ba ang tao magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Sapat na ba ang pagsisimba? Sapat na ba ang pagbabasa ng Biblia? Sapat na ba ang pagpalakpak, ang pagpupuri, ang pananalangin? O meron pang mas kailangang nating gawin? Ang pinaka-importante na tanong ay hindi po paano maging masaya, hindi po paano maging mayaman, hindi po paano mawala yung mga stress, hindi po sinasagot ng Biblia kung paano ba mawala yung ating mga problema, hindi po sinasagot ng Biblia paano ka ba maging crush ng crush mo. Ang pinaka-importanting tanong sa lahat is how to be right with God. Paano ba tayo maging tama at matuwid sa harapan ng Panginoon? Ito po yung pinaka-conviction namin kung bakit po kami nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po kami nagpipreach para maging masaya kayo. Hindi po kami nagpipreach para gumanda ang pakiramdam nyo. Hindi po kami nangangaral para mag-ipon ng pera. Hindi po kami nangangaral upang i-promote ang aming relihiyon. Nangangaral po kami upang ang bawat lalaki at babae ay maintindihan kung paano ba tayo magiging tama at matuwid sa harapan ng Panginoon. Yun ang dahilan kaya kami nangangaral. Yun ang dahilan kaya kami may iglesia. Yun ang dahilan kaya ka dinala ng Diyos ngayon upang iyong maintindihan paano nga ba tayo magiging tama sa harapan ng Panginoon. You see, ito kasi yung basic premise, mga kapatid. Number one, our God is a holy God. Ang ating Diyos ay banal na Diyos. Lahat magsabing banal na Diyos. Sa Isaiah 6 verse 3, sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, 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 si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Marami pong nature ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ay Diyos ng habag, ang Diyos ay Diyos ng grasya, pero wala akong nabasa sa Bible na tinawag ang Diyos na pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Hindi rin siya tinawag na mercy, mercy, mercy. Pero ang inuulit-ulit sa Bible, in repetition and into the highest degree, is that our God is a holy, holy, and holy God. Siya ay banal, banal, banal na Diyos. At ang pangalawa, tayo namang mga tao ay mga makasalanan. Ang sabi sa Ecclesiastes 7:20, walang taong nabuhay sa idaigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So kita nyo, ito yung premise. Banal ang Diyos, tayo ay makasalanan. Banal ang Diyos, tayo imburnal. Malinis ang Diyos, tayo parang mga ipis. Ang Diyos ay punong-puno ng perfection, tayo naman ay punong-puno ng pagkakamali. Ngayon, akala natin na ang pinaka-problema sa mundo ay kasalanan. Hindi po. Ang pinaka-problema sa mundo ngayon ay ito. Ito ang ating problema. Ang banal na Diyos nagdi-demand na ang mga makasalanan ay maging banal din. Yan ang pinaka-problema natin. Hindi po natin problema na banal ang Diyos, hindi natin problema na makasalanan tayo. Ang problema natin, gusto rin ng Diyos na tayo ay maging banal. Everybody shout amen. 1 Peter 1:16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal.
Hindi po tayo inutusan ng Diyos, magpaka-relihiyoso kayo. Hindi po inutos ng Diyos na magpakabait kayo. Ang utos ng Diyos, magpaka-banal kayo kagaya ko. At yun ang problema. Paano yun mangyayari, mga kapatid? Hallelujah. At ang nakakatakot dyan, yung demand ni Lord, tayo daw ay dapat maging banal, and our failure to comply sa kanyang demand, ang result po niyan ay judgment. Pag tayo po ay matagpuan ng Diyos na tayo po ay hindi banal kagaya niya, impyerno po ang punta natin. Hallelujah! Hindi po ako nangaral dito para magbola-bola sa inyo mga kapatid at bula-bulahin kayo para lang mapasaya kayo. Kundi nandito kami para ipangaral ang katotohanan. Ang gusto ng Diyos, maging banal ka. Katulad niya mga kapatid. At pag hindi ka maging banal, hindi ka karapat-dapat makapasok sa langit dahil ang langit ay banal na lugar, punong-puno ng presensya ng Diyos at liwanag ng Diyos at walang makasalanan ang makakapasok doon po sa langit. Dahil ang langit ay banal na lugar. Kaya ang sabi sa Hebrews 12:14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon. Hallelujah! Kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Gusto nyo makita ang Diyos? Sinong gusto makita ang Diyos? Amen. Hindi mo makikita ang Diyos sa pagsimba-simba lang. Hindi mo makikita ang Diyos sa pagsuot lang ng magarang damit. Hindi mo makikita ang Diyos sa pagkukunwaring mabait. Malinaw po ang sabi ng Biblia, ang makakakita lang sa Diyos ay yung banal. Sinong may lakas na loob sa atin magtaas ng kamay at sabihin, ako, banal ako. Siguro banal na aso, mga kapatid. Santong kabayo. Hallelujah. So ito yung dilema ni Job. Ang sabi ni Job, paano ba ako na makasalanan magiging banal kagaya ng Diyos? Paano ba ako na tao na mahina, maliit, maikli ang buhay, madaling mapagod, mabilis tumamlay, nasasaktan, nalulungkot, napipikon, nagagalit, nagkakamali? Paano ko magagawa yun? Paano ako magiging banal sa harapan ng Diyos? At ang sabi pa ni Job, mga kapatid, sino ako para tumayo sa Diyos? At ang sabi pa ni Job, paano ako makakatakas sa hatol ng Diyos? Sa Job 25:4, ang sabi pa ni Job, maaari bang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos? Sa harapan ng may kapal, siya ba'y dalisay ng lubos? At ang sabi sa verse 6, para sa Diyos, ang buwan ay walang ningning at ang mga bituin ay marumi sa kanyang tingin. Gaano pa ang tao? Tingnan niyo yung example ni Job. Sabi ni Job, kung yung mga bituin nga, twinkle, twinkle, little star, ay marumi sa harapan ng Diyos. Ang sabi ni Job, paano pa kaya tayong mga tao na parang mga uod? Everybody say uod. Tingnan mo katabi mo. Mukhang uod, di ba mga kapatid? Hallelujah. Paano pa kaya tayong mga tao na mga uod, meron ba tayong halaga sa paningin ng Diyos? Yes, pinupuri ni Job ang kadakilaan at kamanghamanghang gawa ng Diyos. Ang Diyos ng lumikha ng langit at lupa, kabundukan at karagatan, bituin at buwan. Ngunit sa kabilang banda, dahil sa pag-unawa ni Job patungkol sa kadakilaan ng Diyos, nakita ni Job kung gaano rin siya kaliit at kawalang halaga compare sa holiness, sa righteousness, at sa majesty ng ating Panginoon. Alam nyo ba ang totoong sinyales, ang totoong ebidensya na napuspos kayo ng banal na espiritu? Hindi po yung naiyak ka lang. Hindi po yung nanginig ka lang. Hindi po yung napatalon-talon ka lang. Ang pinaka-ebidensya na ikaw ay puspos ng presensya ng Diyos, nakita mo kung gaano ka kasama.
Dahil nakita mo yung liwanag ng Diyos. At nung ikinumpara mo yung sarili mo sa liwanag ng Diyos, nakita mo kung gaano ka karumi. Yan ang patunay na napuspos ka ng Espiritu ng Diyos. You have seen God's greatness and you have recognized your smallness. Parang yung bibig lang natin yan eh. Pag titingnan mo sa salamin, smile-smile ka, ang ganda ng ngipin ko ah. Okay ah. Pero pag dalhin mo sa dentista yan at yung kanyang mahiwagang flashlight na napakalakas, boom, pagkaon ng ilaw nun, yak, daming tinga, mga kapatid. Daming cavities, daming dumi-dumi. Akala mo, okay ka lang. Pero nung itinapat ka sa liwanag, nakita mo ang dami mo palang kapalpakan. Ganon din tayo. Akala natin noon, mabait naman ako. Akala natin noon, matino naman ako. Pero nung itinapat tayo dito, sa liwanag ng salita ng Diyos, nakita natin gaano tayo karumi. Nakita natin na hindi natin kayang maging banal. Nakita natin na hindi tayo mabubuting tao. Nakita natin ilang pangako natin sa Diyos ang hindi natin natupad. Nakita natin ilang batas ng Diyos ang ating sinaway pag kinumpara mo ang sarili mo dito. Kaya kayong mga Kristiyano, huwag niyo ikumpara ang sarili niyo sa kapwa niyo Kristiyano. Ikumpara niyo ang sarili niyo sa Word of God. At makikita mo ang layo-layo mo kumpara sa glory ng ating Panginoon. Hallelujah. So how can a man be right with God? Ito ang tanong ni Job. Particularly to a God who is vastly beyond me. Higher than the stratosphere, higher than the galaxy, higher than the universe, higher than the Milky Way, who lives in highest of highest and heavens of heavens. Tapos tayo nandito sa lupa, nandito tayo sa pili. How can a man be right with that great and high God? That's the question. At yung tanong na yan ang sinasagot ng bawat relihiyon. Everybody shout religion. Lahat ng religion ay naimbento para masagot yung tanong na yan. Paano maging tama sa harapan ng Diyos? Paano makakatakas sa judgment ng Panginoon? At maraming assumption and suggestion ang lahat ng mga relihiyon. Anong relihiyon man yan, merong basic silang sagot. Ang sagot nila ay ito lang, pare-pares lang. Maging mabuti kang tao, maggawa ka ng mga ritual, religious ritual, magsali-sali ka sa mga religious ceremonials. Lahat ng relihiyon, yan lang ang tinuturo. Para daw ikaw ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos, maging mabait kang tao. Mapa-Hinduism, Buddhism, Catholics, mga kapatid. Diba sa Catholics, mangumpisal ka, magalagay ka ng cross, magsabit-sabit ka dito, mag-display ka ng maraming ribulto sa bahay mo, at yan, matutuwa ang Diyos sa iyo. Kaya sa Facebook, maraming mga memes na dagdag points ka sa langit. Di ba, mga kapatid? O yung ginawa mo, dagdag points ka sa langit. O kaya pag may ginawa kang mali, minus points ka sa langit. Yan po yung thinking natin na iniisip natin sa paggawa natin ng paggawa ng mabuti na iipon natin ang grasya ng Diyos. Yan ang tinuturo ng bawat relihiyon. Ang tinuturo ng mga relihiyon, maging kaanib ka dito sa grupo namin, maliligtas ka. Ang tinuturo ng ibang relihiyon, pag may black Nazareno, kailangan makahawak ka doon sa itim na Nazareno. O kaya kailangan luhuran mo, maiba, hinahalikan pa mga kapatid. Hallelujah. Iniisip natin, by doing this religious acts and religious performance, ito po ang magdadala sa atin sa langit, mga kapatid. Yan po ang tinuturo ng relihiyon. But I'm here to tell you the truth, hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Walang sapat na kabutihan natin ang kayang magligtas sa atin. Dahil sa harapan ng Diyos, wala pong mabuti sa atin, mga kapatid. Kinonfirm na yan ng Bible at nilinaw na yan ng Bible. No one, none of us is exempted to God's judgment. And I don't care kung gaano kakabait ngayon. Wala ni isa sa atin dito ang qualified pumunta doon.
lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay may pagkukulang sa Diyos, lahat tayo ay may kahinaan, wala po sa atin ang qualified makapunta doon sa langit. At ikit sa lahat, wala sa atin dito ang kayang abutin yung kabanalan ng Diyos by his or her own effort. Hindi porkit lagi kang nagpipray, banal ka na. Hindi porkit lagi kang nag-aayuno, banal ka na. Hindi porkit lagi kang nagsisimba, banal ka na. Hindi porkit lagi kang nagbabasa ng Biblia, banal ka na. Wala kang kakayanan sa sarili mo na maging banal by your own efforts and by your own practice and tradition. None of those things can make you holy. Andiyan ba ba kayo mga kapatid? Kaya sabi sa Psalms 14 verse 3, ang sabi dito mga kapatid, Psalms 14 verse 3, kayo pong magbasa, 1, 2, 3, go. Wala kahit isa. Isipin nyo na yung pinakamabait na tao na kilala nyo, sa harapan ng Diyos, hindi sila mabait. Iniisip mo maliligtas ka kasi mabait ka? Di mo sure. Baka akala mo lang yun, mabait ka. Pero ang sabi ng Biblia, kung ikokumpara tayo sa maximum requirements ng Diyos, wala po sa atin ang nakapasa. Wala ni isa. Walang gumagawa ng tama. Yes, meron tayong kapasidad na gumawa ng mabuti. Pero yun lamang ay ginagawa natin hindi para sa glory ng Diyos. Ginagawa natin yun para sa ating sarili. At kung nakakagawa man tayo ng mabuti, ang sabi sa Isaiah 64:6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad. Sino aminado dito mabait? Wala, puro nga masasama ang mga tao dito. Hallelujah. Kahit pa gaano daw karaming mabubuting bagay ang atin pong gagawin, yan po ay maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Yes, iba-iba man tayo ng degree ng kasalanan. May iba sa atin ang kasalanan, fornication, while ang iba ay pornography. May iba ang kasalanan ay murder, pero ang iba ay bitterness and unforgiving spirit. May iba dito ang kasalanan ay sumasamba sa mga diyos-diyosan ng mga ribulto, at ang iba naman ay mga merong diyos-diyosan sa kanilang puso. Iba-iba tayo ng mga nagawang kasalanan, pero ang bottom line, lahat tayo ay nagkasala. We all fall short to the righteous, glorious, and holy standard of God. Iba-iba man tayo ng kasalanan. Parang height lang natin yan. Iba-iba tayo. Parang sa height dito, kami lang ni Pastor Ron matangkad, mga kapatid. Hallelujah. Kami lang ni Pastor Ron matangkad, iba sa inyo, mga maliliit. So may iba maliit, may iba katamtaman, may iba sa atin na super tangkad. Hallelujah. Si Tita Maricho, parang kapre, mga kapatid. Hallelujah. Napakahabang tao, parang puno na naglalakad, mga kapatid. Hallelujah. Iba-iba tayo ng height. Okay? Pero, pag ikompara yung height natin sa layo ng between, yung pinakamalapit na between, we all fall short. And we are infinitely away, distance apart, compared sa pinakamalapit na star. So may iba man sa atin, iba-iba ng ugali, attitude, iba-iba tayo ng mga nagawang pagkakamalit, kasalanan. Pero pag ikumpara tayo sa Diyos, malinaw ang sabi ng Bible, we all fall short to the glory of God. Romans 3.23, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, we don't go anywhere, not even close. So, kung gusto natin maging tama sa harapan ng Diyos, sino dito ang gustong maging tama sa harapan ng Diyos? Taas ang kamay. Kung gusto natin maging tama sa harapan ng Diyos, hindi iyon manggagaling sa atin. Ang sabi sa Romans 7:18, sabi ni Paul, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawan makalaman. Mga kakayahan aking naisin ang mabuti, ngunit hindi ko magawa. Hindi ikaw
ang may kakayahan para maging right before God. Hindi ikaw ang may kakayahan para maging righteous in the sight of the Lord. Hindi relihiyon ang may kapangyarihan. Hindi ikaw o ako ang may kapangyarihan para maging tama sa harapan ng Panginoon. We are all sinners. We are all guilty. We are all under the judgment of God. We all fall short in the glory of God. We are all equally unable to earn God's favor. Kahit gaano pa tayo kamoral, kahit gaano pa tayo kabait at katino, hindi tayo qualified para makapasok sa kaharian ng Panginoon. Dahil ang demand ng Diyos ay perfect. Total holy perfection. Hindi mapapalangit yung naka 99 over 100. Hindi mapapalangit yung 98 over 100. Kailangan ma-perfect natin 100 over 100. Kasi may iba sa atin, hindi nga nagawang nangalunya, hindi nga nag-drugs, pero nagsisinungaling, pero nagmamarites. Hallelujah, pero nangungupit. So lahat tayo, violator ng batas ng Diyos. At kung kasalanan lang ang babasihan para tayo po ay maimpyerno, then ibig sabihin, wala sa atin ang mapapalangit. Dahil lahat po tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Kung sasabihin mo na ang kasalanan mo magdadala sa iyo sa impyerno, edi lahat tayo maimpyerno. Ano ang magdadala sa iyo sa impyerno? Ang kasalanan na hindi napatawad. Yun ang magdadala sa iyo sa impyerno. Kahit dahil lahat tayo may kasalanan, pero ang Diyos ay nag-offer ng kapatawaran sa lahat po ng mga nagkasala. Kasama doon ang iyong nakaraan, kasama doon ang iyong madilim na nakaraan. Ang Diyos lang ang kayang magpatawad sa iyo. Hindi mo kayang patawarin ang sarili mo. Hindi ka kayang patawarin ng simbahan. Hindi ka kayang patawarin ng pangungumpisal mo sa pari. Ang kaya lang magpatawad sa iyo ay ang Diyos, dahil sa Diyos ka nagkasala. Bottom line. So tayo po lahat ay nagkasala. And lahat tayo ay nagmamarch na papunta sa impyerno. Pangiting-iti kayo ngayon, patawa-tawa kayo ngayon. Pero behind that, ang inyong kaluluwa ay papunta na sa dagat-dagatang apoy. And alam niyo ba ano ang totoo? Gusto niyo sabihin ko yung totoo? Okay, magagalit ha. Ito ang totoo. At hindi obligasyon ng Diyos na iligtas ang sino man sa atin. Iligtas man tayo ng Diyos o hindi, karapatan niya yon bilang Diyos. At kung ayaw niya tayong iligtas, it is His right as a God, it is His righteous judgment kung ayaw niya tayong iligtas. Wala siyang any point na napipressure siya na iligtas ang bawat isa sa atin. None of us are worthy to be saved. None of us are worthy of His love. None of us are worthy of His grace. Dahil lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Romans 3.19, alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sino man, at dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. So, paano ba maging tama sa harapan ng Diyos? Si Micah, si Prophet Micah, nag-alala din siya eh. Paano eh? Ang sabi ni Micah sa chapter 6, verse 6 to 7, ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Ang sabi ni Micah, magdadala ba ako ng guyang, isang taon ng gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan? Ang paraan ba para maging tama ako sa harapan ng Diyos? Magdala ako ng hayop at ialay ko yung hayop na yun? At ang tanong niya pa, malulugod kaya ang Diyos kung ako ay maghandog ng mga libu-libong mga tupa at umaapaw na langis ng olibo? Sabi ni Micah, ito ba yung kailangan kong gawin para maging tama ako sa Diyos? Magdala ako ng mga hayop, libu-libong mga hayop, para matuwa ang Diyos sa akin? At ito pang dagdag niya, mga kapatid, ni Micah. Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking kasalanan? Kaya mo yan, Pastor Juan? Sabihin ng Diyos, para malugod ako, ialay mo yung anak mong panganay. Katayin mo. Hallelujah. Praise God. Sabihin ni Pastor, Lord, pwede ba si Fiona na lang? Praise God.
Huwag ganun, mga kapatid. Paano tayo magiging tama sa harapan ng Diyos? Kahit ialay mo pa sarili mo, kahit magpapako ka pa sa cross, kahit sabihin mo pa, Lord, patayin mo ako, ialay ko yung buhay ko, hindi sapat yung buhay mo para po maging tama ka sa harapan ng Diyos. Walang kahit anong sakripisyo na pwede kang gawin dito para bayaran yung katayuan mo sa Diyos. Pero yung mga pastor, meron di ba yung kumakalat na sa some group of Catholics doon po sa Amerika na kung ano yung kasalanan mo, bayaran mo lang through online. Bawa, adultery, medyo mahal yan, $1,000. Ayan, naka-advertisement yun. You know, just pay your sins, pay with your cash, and your sins are forgiven. Di ba? Saya nang ganun, mga kapatid. Pag lying, 5 piso, ganyan. Pag ano, naninilip, 20, di ba, mga kapatid? Ang saya kung bayad-bayaran lang, kung pwede lang ganun. Pag ganun, di yung mga mayayaman lang maliligtas. Kasalan lang sila ng kasalanan, bayaran lang nila ng bayaran para lang mapatawad sila. Pero ang linaw ng sabi ng Biblia, hindi sapat ang anumang sacrifice. Huwag mo isipin na porkit malaki ka mag-tithes, mapapalangit ka. Huwag mo isipin porkit malaki ka magbigay ng offering, mapapalangit ka. Huwag mo isipin porkit grabe yung sakripisyo mo dito, mapapalangit ka. Walang sapat na sacrifice na galing sa'yo ang kayang magbigay sa'yo ng assurance na maging tama ka sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. So, paano ba maging tama sa harapan ng Diyos? Ang tagal mo sabihin, Evangelist, mag-iisang oras na. Hallelujah. Ito na, mga kapatid. Para tayo ay maging tama sa harapan ng Diyos, hindi po tayo ang makakagawa nun. Bagkus, merong gumawa nun para sa atin. Ito lang ang ating pag-asa. Kailangan ibaba at ibuhos ng Diyos ang kanyang righteousness sa atin. Sagipin tayo mula sa pagkalunod sa kumunoy ng kasalanan. For us to be righteous, we need righteousness from somebody outside of us. We need a righteousness from somebody beyond us and above us. Merong kailangang mag-volunteer na may equal righteousness sa Diyos at siya ang titindig for our behalf. You get me, mga kapatid? Hindi nyo naintindihan, nagutom na yata kayo, mga kapatid. Kasi ang Diyos lang ang kayang mag-provide ng kanyang dinidemand. Ano ang dinidemand ng Diyos? Maximum perfection and holiness. Ang Diyos lang makakapagbigay noon, mga kapatid. And this is why the gospel is the good news. Ito ang liwanag ng glorious gospel shining in us. Isaiah 45 verse 5 to 8. I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me, that they may know from the rising of the sun and from the west, there is none beside me. And skip tayo dun sa verse 8. Tingnan nyo ang prophecy. Drop down ye heavens from above and let the skies pour down righteousness. Let the earth open and let them bring forth salvation and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. Thank God, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Nung hindi natin maabot yung katwiran ng Diyos, nung hindi natin maabot yung kabanalan ng Diyos, nag-intervene yung grasya ng Diyos. Nag-intervene yung habag ng Diyos, mga kapatid. And now, we can be righteous in the sight of God, not because of what we do, but because of what He did. Tayo po ay righteous, hindi dahil sa mga nagawa natin, kundi tayo ay naging righteous dahil may gumanap nun para sa atin. Oh, hallelujah. Romans 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos, o kayo nga magbasa, napakaganda nito, mga kapatid. 1, 2, 3, go. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Itong tandaan natin, bagamat siya ay banal na Diyos, siya rin ay Diyos ng pag-ibig.
At ang pag-ibig niya ang gagawa ng paraan para ikaw ay maging banal kagaya niya. At pag ikaw ay banal kagaya niya, magkakaroon ka na ng fellowship with Him. Not because of your righteousness, but because God love us, namatay si Jesus Christ sa atin. Mga kapatid, tuwing binabasa ko yan, kinikilabutan ako. Kung hindi kayo kinikilabutan dyan, ito lang ang dahilan. Una, ignorante ka kung gaano kagalit ang Diyos sa kasamaan. Kung maintindihan mo lang gaano kagalit ang Diyos sa kasamaan, ma-appreciate mo bakit ito ginawa ng ating Panginoon. At kung naintindihan mo lang gaano ka makasalanan, ma-appreciate mo na ang tanging dahilan lang pala na nandito ka ngayon sa iglesia at nakakarinig ng kanyang salita, isa lang ang dahilan, minahal ka ng Panginoon. Nyo ko narinig mga kapatid, minahal ka niya kahit hindi ka kamahal-mahal. Minahal ka niya kahit hindi ka karapat-dapat mahalin. Minahal ka niya kahit binabastos mo siya, tinatanggihan mo siya, kinakalimutan mo siya, hindi mo siya pinapansin. Hindi nagkulang ang Diyos na iabot ang kanyang kamay at abutin ang bawat isa at ibigay ang kaligtasan dahil sa kanyang pag-ibig. Sabi ko nga, ang hirap sumuko sa buhay pag may Diyos na hindi sumusuko sa iyo. Isa lang dahilan, Pastoron, bakit ka ngayon nandito at bakit ako nandito? Hindi tayo sinukuan ng Panginoon, mga kapatid. Nung panahon na nasa droga ka, nung panahon na nasa alak ka, nung panahon na nasa kasalanan ka, tumingin ang Diyos sa langit at imbis na ibuhos niya ang kanyang galit, ibinabot niya ang kanyang pagmamahal at ipinaparating sa atin, hindi kita susukuan, hindi kita titigilan. Araw-araw akong kakatok sa iyo, araw-araw kitang aabutin ang aking mga kamay. Dahil bagamat banal lang Diyos, mahal ka ng Diyos. Tingnan mo nga naman mga kapatid, paano bumaliktad yung lamesa ngayon. Grabe ang galit ng Diyos sa kasalanan. Pero ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga makasalanan. Hindi kami nahal ni Lord nung Pentecostal ka na. Hindi kami nahal ni Lord nung nagpabaptize ka na. Hindi kami nahal ni Lord nung mahaba na palda mo at mahaba na buhok mo. Hindi. Minahal ka ni Lord while you were yet sinner. Makasalanan ka pa lang, minahal ka na ng Panginoon. And si Lord ang original na kumakanta ng "Nothing's gonna change my love for you." Hindi magbabago ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Bakit? Kung minahal ka nga niya nung makasalanan ka pa, ano pa kaya ngayon na anak ka na niya, kahit minsan nagkakasala, natutumba ng hihina, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Yes, ang tao nagbabago, mga kapatid. Pag nagkasalat ka at nagkamali, iiwan ka ng mga tao, pero ibahin mo ang ating Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakadepende sa ating kilos at pamumuhay, kundi nakadepende sa kanyang nature that He is a faithful God and He is a promise keeper. Romans 3:22, ginawang matuwid ng Diyos ang tapat, ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. How to be right with God? Paano ba maging tama sa harapan ng Panginoon? I'm here to tell you, para maging tama ka sa harapan ng Diyos, wala yan sa anong ibibigay mo. Para maging tama ka sa Diyos, nasa Diyos yan kung ano ang ibinigay niya sa iyo. You become right with God, not because of what you offer, but because of what He offer for us. You remember, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Everybody shout wages. Isa pa, wages. Have you noticed that word? Ang salitang wages yan po ay bayad. Ibig sabihin, kaya ka binayaran kasi pinagtrabahuan mo. In other words, pag sinabing wages, sahod mo yan. Hindi yan binigay sa'yo dahil lang trip-trip ni Satanas. Binigay yan sa'yo dahil pinagtrabahuan mo.
Kaya pag maimpyerno ka, maging proud ka. Yes! Pinagtrabahuan ko to. Hallelujah. Kaya ka nasa impyerno kasi nagtrabaho ka sa ilang araw at taon ng buhay mo. Nagtrabaho ka kay kasalanan. Kung anong gusto ni kasalanan, binibigay mo. Kung anong nais ng kasalanan, pinagbibigyan mo. Kung anong nais ng mata, ginagawa mo. Nais ng katawan, ginagawa mo. Nais ng bibig, ginagawa mo. Nagtrabaho ka, nagtrabaho ka, nagtrabaho ka. Tapos pag naimpyerno ka, OMG, bakit ako naimpyerno? You work for it and you will pay for it. Watch. Pero si Lord, ang ino-offer niya ay hindi wage. Ang ino-offer niya ay gift. Kasi ang gift, hindi mo pinagtrabahuan. Hindi mo hiningi. Hindi mo hinanap. Hindi mo inantay. Pero binigay ng Diyos. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. You are not worthy to receive eternal life. You are not qualified to receive eternal life. Pero kaya nga tinawag na grace at amazing grace because He saved a wretch like you. Pag iniisip mo na maliligtas ka dahil deserve mo, you just destroy the essence of grace. You are not saved because you deserve it. You are saved dahil naawa ang Diyos sa'yo. That's all. Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, paano tayo naligtas? Sa kagandahang loob ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos, hindi ito mula sa iyong sarili, hindi ito ang bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Bakit? Naligtas ako ngayon dahil sa grasya ng Diyos at tinanggap ko ng may pananampalataya. Now, ang sabi ng Bible, ang pananampalataya na ito ay hindi rin galing sa iyo, kundi grasya rin ng Diyos. Siya ang nag-instill ng pananampalataya na yan para ikaw ay mag-response sa Kanya. Tandaan nyo mga kapatid, wala kayong na-contribute sa kaligtasan nyo. Wala ni isa. Kasalanan lang ang naambag mo sa kaligtasan, pero wala kang nagawa para maligtas ka. Tinanggap mo lang through faith. Maliligtas ka dahil tinanggap mo lang. Hindi ikaw ang nagtrabaho para matanggap yun. Kundi may nagtrabaho nun para libre na mabigay sa'yo. Naalala ko'y laging sinasabi ng mama ko na walang libre sa mundong ito. Naniniwala kayo doon? Na walang libre sa mundo? You believe that? Dahil ilang beses tayo nalilibre. Pastoran, lagi nalilibre, mga kapatid. Pero wala talagang libre sa mundo. Bakit? Pag naging libre siya, meron kasing nagbayad. Kaya siya naging libre. Wala pong naging libre. Pag libre mong natanggap, may nagbayad nun, kaya libre mong natanggap. Kaya tayo ngayon ay libreng nakatanggap ng grasya ng Diyos. Si Jesus ang nagbayad para sa atin. Siya ang napako, siya ang nasaktan, siya ang napurusan. Binitbit niya yung mabigat na cross, tiniis niya yung pangdudura, tiniis niya yung pang-aasar, tiniis niya yung pambubuli, tiniis niya yung pagsasampal, tiniis niya yung pagre-reject, tiniis niya yung siya'y nakalatag doon sa cross, mga kapatid. Pinako ang kanyang mga kamay. Tiniis lahat ni Jesus yon para ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Siya ang nagbayad. Kaya natin natatanggap ng libre. Ano na lang ang gagawin natin? Actually, wala na eh. Ang gagawin mo na lang is to receive it by faith. Lord, I believe on what you have done. 2,000 years ago at Golgotha, in times of Via Dolorosa and crucifixion, I believe, Lord, of what you have done on the cross. And I receive you as my God and my Savior. That is why we are saved by grace through faith in Christ.
Yun po ang pinaka-sentence ng ating salvation. Grace through faith in Christ. Hindi pwedeng grace lang at wala kang faith. Hindi rin pwedeng may faith lang at hindi kay Christ. Kailangan may grace ng Diyos, may faith sa atin, at meron ang faith natin ay na kay Jesus Christ. That's why I challenge sa lahat ng ating mga bisita ngayon, tanggapin mo na si Jesus sa mga oras na ito. Hindi mo na kailangan magpapako sa cross para maging tama at matuwid sa harapan ng Diyos. You just have to receive it by faith. Isang ko na mga kapatid, sa kabila ng universal guilt, nagpaulan ng Diyos ng universal grace. In the midst of universal sin, God manifests His universal salvation. Kaya tanungin ko kayo, matuwid ba kayo sa harapan ng Diyos? Sino matapang ngayon, taas ang kamay na, yes, matuwid ako sa harapan ng Diyos. Wala. Puro paypay lang, mga kapatid. Praise God. Ako, sasabihin ko, matuwid ako sa harapan ng Diyos. At hindi iyon dahil sa akin, kundi dahil si Kristo ay nasa akin. I have put in Christ, and I am in Christ. We are now in one union with Christ. Hindi na ako, sabi ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ live in me. Yes, I am righteous, not because of what I did. I am righteous because of what Jesus Christ did at the cross. I am holy, not because of my works. I am holy because the Holy Spirit is living inside of me. Christians are not known for their perfection. Christians are known for their direction. Iba ang direksyon ng mga taong iniligtas ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi natin kayang bayaran ng grasya ng Diyos, kaya merong nagbayad sa atin. 2 Corinthians 5:21, napakagandang verse. Sabay-sabay nating basahin. Anong ginawa ng Panginoon? Ginawa yun ng Panginoon, siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, para to be right with God. Yun pala ang purpose kaya namatay si Jesus Christ sa cross. Nung namatay si Jesus Christ sa cross, hindi yun para mag-iyak-iyak lang tayo na, Lord, grabe ka. Hindi lang yun para mapatawad ka sa kasalanan mo. Kundi namatay si Jesus sa cross para pagpapasok ka sa langit, qualified ka. Bakit? Suot mo ang righteousness ni Christ. Suot mo ang katwiran ni Christ. Hindi ang kabutihan mo ang magdadala sa iyo sa langit, kundi ang kabutihan ni Kristo sa buhay mo. That is why pagdating sa church, makikita nyo kanina, tumatalon kami, lumulundag kami, sumisigaw kami, pumapalakpak kami. Dahil ba perfect kami? No! Kundi naintindihan namin ang grace ng Panginoon! I once was lost, but now I'm found. I once was blind, but now I can see. Nandito ako, hindi dahil nahanap ko ang Diyos. Nandito ako dahil ang Diyos ang nakatagpo sa akin. Ang Diyos ang nakakita sa akin. Ang Diyos ang tumawag sa akin. Hindi ako pumili sa Diyos. Si Lord ang pumili sa akin sa Kanyang biyaya. Sige nga, kung na-appreciate natin yung grasya ng Diyos, purihin natin siya for 8 seconds. Nasaan ka ngayon kung wala ang biyaya ng Diyos? Anong buhay na meron ka ngayon kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos? Job, nasagot na yung tanong mo, Job. How can I be right with God? Christ died for my place. And He died for my place to be right with God. Kaya, ito ang dahilan, mga kapatid, bakit si Jesus ang pinili namin paglingkuran? Diba, pwede naman natin piliin si Buddha, pwede naman natin piliin si Allah, pwede naman natin piliin si Confucius, si Joseph Smith, si Apollo Quiboloy, si Earl Pestaño. Marami naman tayong pwedeng mga sambahin dyan.
Pero bakit si Jesus ang pinili natin? Why? Why, mga kapatid? Bakit si Jesus Christ ang pinili natin? Here's my answer. The only reason bakit si Jesus ang pinili natin, dahil si Jesus lang ang namatay para sa atin. I respect Buddha, I respect Allah, but they did not die for me. The only one na nag-volunteer, he manifests himself in the form of the flesh. Iniwan ang kalangitan, iniwan ang kaluwalhatian, nagkatawang tao at namatay para sa iyo, para sa iyo, para sa iyo. No greater love hath no man than this, than a man lay down his life for his friends. Siya lang ang nag-volunteer at sabihin, ako na magbabayad ng mga violation niya. Ako na magbabayad ng kanyang penalty. At hindi niya tayo binayaran ng ginto at pilak. But He bought us with His precious blood. Now, galit ang Diyos sa kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Pero anong nangyari? Bakit tayo nag-e-enjoy ngayon kung galit ng Diyos? Ito ang nangyari. Galit ang Diyos sa atin, sa ating kasalanan. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, nag-prepare ang Diyos na substitute. Everybody shout substitute. Substitute, ibig sabihin, magpapalit kayo ng posisyon. Si Christ na na-perfect yung law, si Christ na hindi nagkasala, si Christ na inosente, tayo na puro violation sa law, tayo na puro karumihan, kalaswaan at kasalanan. At dahil si Christ perfect siya, hindi niya deserve maparusahan, tayo na makasalanan, tayo ang deserve maparusahan. Pero nagbaliktad, mga kapatid, yung nangyari. Imbis na tayo ang mapako sa cross, si Christ ang napako sa cross. At nung napako si Kristo sa cross, tiniis ni Kristo ang galit ng Diyos. Kaya nung nasa cross siya, umiiyak si Christ, sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? Naranasan ni Jesus Christ yung pinakamatinding galit na pwedeng maranasan ng tao. Ano yun? Yung iiwan siya ng Diyos. Nung nandun si Kristo, it was all humanity. Walang deity ng Diyos. It was all humanity. Agony and suffering. Why? Siya ang dumanas ng galit ng Diyos para tayo ang mag-enjoy ng pag-ibig ng Diyos. He experienced a tsunami of God's wrath. So you experience a tsunami of God's love. How can a man be right with God? Very simple. Put your faith in Jesus Christ. Hindi yan sa pangungumpisal. Hindi yan sa nakaluhod ka doon sa Luzon. Maglalakad ka, Antipolo hanggang Fairview, nakapaa. Bilang pagsakripisyo daw sa Diyos at malulugod daw ang Diyos ang ganon. Alam nyo, pwede nyong gawin lahat yung tradisyon na yan. No? Pwede nyong gawin lahat yan ng walang faith. At pag walang faith yan, walang hindi nalulugod ang Diyos. Ang nagbibigay ng kaluguran sa Diyos ay pag tayo ay manampalataya sa Kanya. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon sa ilang sandali. Come on. Tapos na akong mangaral. Kayo naman. Open your mouth right now. Tandaan mo, it's all by His grace. It's all by His mercy. It's all by His love. First Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Romans 5:19, for as by one man's disobedience, many were made sinners, but the obedience of one, many were made righteous. We are all here standing today because of the grace of God. And right now, hinihiling ng Diyos yung atin pong pananampalataya. Hebrews 11:6,
Hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang nagbigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ano ba ang pananampalataya? Hebrews 11:2. Kung paano niligtas ng Diyos ang mga tao noon sa lumang tipan, ganun din tayo ililigtas ng Diyos sa bagong tipan, pananampalataya sa Panginoon. Romans 4:3, anong sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi naging matuwid si Abraham dahil sa kanyang gawa. Naging matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. May pananampalataya pa tayo sa Panginoon.